Piso mo, palaguin mo. You're still watching Peaceabilities at sa pagpapatuloy ng ating talakayan, kasama pa rin natin si Miss Gina Soler with two kids, si, ano ho ba pangalan ulit ng mga anak? Alexis at si Sam. Yes, bibong-bibo sila doon sa camera. Parang nahihiya na ganadong-ganado. Okay? Yung nabitin ko na tanong, Miss Gina, ano yung mga problems, issues, kung di naman problema, issues o concerns na lumabas tungkol sa pagbibigay ng allowance? Sa allowance, wala akong naging problema kay Alex. Contento siya eh. Kung ano yung meron siya, siguro nga kasi natuto siya mag-budget. Marunong, naging contento siya kung ano meron siya, napapagkasya niya. Hindi siya mahingi na tao. Yung issue ng inggit, nangyari ba yun? Yung inggit na, Mami, yung allowance ni ganito, eh, doble compared sa akin. Pagdating sa allowance, wala. Wala kaming issue. Inggit, na siguro maganda rin naging pundasyon niya yung aming turo sa simbahan na matutong makontento kung ano meron ka, magpasalamat ka kung ano meron ka. Sa gadget, nagkaroon kami ng isang issue niya sa gadget. Yun ang ano, in sa mga bata, eh ako, wala na ako sa gadget, hindi ako marunong sa gadget talaga eh. Kumbaga sa akin, ang cellphone, basta natatawagan at natetext, okay na ako doon. Sa anak kong panganay, nalaman ko yan nung nagkaroon ng masama loob niya, na isabi niya na doon ko lang nalaman na meron na pala siyang inggit sa pinsan niya, na ang pinsan niya is may laptop, may bago palagi ang modelo. So doon ko in-explain sa kanya, kapag nakararamdam ka ng ganyan, tingnan mo na lang kung ano yung blessing na meron ka. Kasi ang gadget, maya't maya yan, magiging modelo eh. Maya't maya may lalabas na bago, walang katapusan. Hindi, walang katapusan ang inggit mo sa buhay. Lalo ka kawawa, lalo kang iiyak. So, kung ang isang, kung ano lang yung gusto mo, anak, pagbibigyan kita. Binigyan ko naman siya ng ganyan na ayaw din namin mag-asawa na magmukhang kawawa yung mga anak mo sa barkada. Dahil tinatanong naman namin, ano ba meron ng barkada mo? Normally, nakaka-cope siya sa barkada. But definitely, hindi ubos biyaya o hindi. Yun talaga yung inano ko sa kanya kasi sinasabi ko nga, eto budget natin. Meron kang gusto? Pag-ipunan. Yung peer pressure, meron siyang pera. Ano ba siya? Weekly o monthly? Weekly ang bigay ko siya. Pag minsan may peer pressure, middle of the week na meron silang bibili, meron silang paggagastusan, hindi naman siya nadadala doon sa mga peer pressure na yun na tuloy masisira yung budget niya. Hindi naman. Meron niya kasi, yan ang kinaganda sa kay Alexis. Tuwing may okasyon kasi, so hindi mo malas yung mga lolo at lola, mga tito-tita, magbibigay dyan. Mula nung siya ay from third year to elementary, ha, lahat ng binibigay na kukuha niyang pera sa mga okasyon, nasa akin yan. Papakita ko sa kanya, naka-deposit, naka-invest yan, anak. Itong last Christmas, walang inintrega sa akin. Medyo naano ko. Medyo tinatanong ko siya, siya kasi kung malaki na eh. Anak, yung pera, asan? Andyan, ma. Akin na, deposit natin. Talagang ano niya is, pag may kailangan na kumay. So medyo naano ko na, okay. So may sense of independence. Oo, na. Oo, sabi ko, sige, hayaan kita. Gusto ko rin makita kung siya ay marunong na. So, chine-check ko naman. So far, so good. At siyempre, nandun ang kaba ko, nanghihinayang ko sa isang pera na mapupunta sa walang katuturan. Ganun ko binavalue yung pera. Kasi ko pinaghirapan niya ng mga magulang ko, ng mga tito-tita mo. Kung sino man yung nagabot. And masaya ako kasi ito lately. Sabi ko, asa na yung pera dahil merong bagong tao sa bahay na ayokong magkaroon ng temptation na kailangan ka ako lahat nakatago. Right. Doon ko nakita, it's still intact. Masinop siya. Right. Kaya natuwa ako sa kanya na, okay. So, ibig sabihin ngayon, confident ako, natutunan mo, alam mo na ang konsepto, alam mo na pala mag-budget. Ngayon, kumbaga ngayon, paglaki nito, dala-dala na niya yun. Okay. Yung increase in allowance, dumating na ba, nagkaroon na ba kayo ng experience sa dumating sa usapin nyo, Mami, lalapit kay Daddy pa-increase ng allowance? Hindi. Hindi pa? Hindi. Kasi siguro nga, lapit nung sa eskwelahan, malapit pero kami. Pero malamang, pagpasok niya ng kolehiyo, medyo may ibang inputs na. Yun ang titignan ko ngayong incoming siya. Tingnan,
kumbaga dito ko malalaman na yung kanyang, kung paano na talaga siya on her own na magbabudget ng kanyang allowance. Right, right. Eh yung kay Sam, though bata pa siya, kung binibigyan na ba siya ng allowance? Ah, wala. Wala sa grade 1. Kung ano kaya yung mga practice noon na gagawin pa rin ngayon o practice noon na hindi na gagawin? Ginawa kay Alexis, hindi nagagawin kay Sam doon sa mas bata? Actually, pareho pa rin ang ginagawa ko. Kapag makakakuha siya ng regalong pera, dinideposit ko. Okay, entrega muna kay mama. Oo. Pero itong, I don't know, ano meron last Christmas na nagbago ang mundo. Si Sam is, ano na siya, sabi niya sa akin, Ma, may binigay sa akin pera, di ba? Asa na? In-account ko sa kanya, anak, ito. Bigyan mo ako kasi may bibilin ako. So, ang ginawa ko, kumuha lang ako ng 1,000. Okay, anak, ikaw mag-ano. Ito, 1,000 for you. Kung ano gusto mong bilin, bilin mo. Siguraduhin mo yung gusto mo. Doon ako natuwa kay Sam na pumunta kami sa grocery. Sinasama ko siya sa grocery lahat sila. Para alam nila yung budget ng family. Nakita ko si Sam talaga, kumuha siya hotdog, kung ano-ano. Sabi ko, oops, yung calculator natin. Pina-add ko sa kanya, oh, sobra na, 1,000 lang money mo. Nag-ano siya, sabi ko, you prefer, kuha ka ng mas maliit. Talagang, kumbaga sa akin, hindi ko dadagdagan yan. So, binigyan mo siya ng level of decision. Oo, na hindi ko dadagdagan yung 1,000 mo. Pagkasya mo yung 1,000 mo, kung ano yung gusto mo, palitan mo. Liitan mo, kung masyado malaki na kuha mong cereals. Liitan, yung mas maliit, mas mura. Kahit na gusto kong sabihin na... So may exchange kayong mag-ina, no? Yes. Kung bakit ito kami. Or bakit itong isang choice na ito? Oo. Well, hindi ko well sila tinatrato na 4 years old ka, I'll go to your level. No. Talagang right. Inano ko, mami ako, anak kita, ito yung ano natin, ito yung budget natin, dito tayo, stick tayo rito. Okay. Last message or one quick tip na gusto mong ibigay sa mga parents, baka katabi nila yung mga anak nila nanonood ngayon dito sa atin. Anong message mo sa kanila sa as far as allowance and budgeting? Mga mommy out there, mga kapwa ko in nanay, at sa iyo na rin mga tatay. Unang-una, dapat tayong magulang. Tandem yan ng mag-asawa. Pareho dapat kayo ng paniniwala sa buhay. Yan ang nakikita kong susi sa amin, na kaya yung dalawang anak ko ay sumusunod sa amin pagdating sa pera. At dapat din sa atin makita kung paano ka mag-budget, nanay. Baka naman kasi ikaw ay luho mo ay sobra-sobra. So, mahirap pasunurin ang ating mga anak. Kung ito ang binibigay mo sa kanilang standard, i-apply mo rin sa'yo. Dapat pareho kayo. Kung ano yung gusto mong mangyayari sa kanila, dapat din ay yun din ang nangyayari sa buhay mo. Well said talaga, Ms. Gina Soler. Para tuloy, baliwala na yung mga sasabihin kong quick tips para sa bago tayo magtapos. But thank you very much. It obviously came from the experience of having Alexis and Sam. Okay? Ako naman, dahil minsan ding nagkaroon ng mga maliliit na bata at nagkaroon ng diskurso tungkol sa allowance at pagbabudget habang sila ay lumalaki, mga quick tips ko na narinig na kay Ms. Gina Soler sa panauhin natin ngayon. Una, yung setting a budget, kasi meron kayong agreed amount na regular na gagastusin over a specific period of time. Require your kids to follow your money. Yun ang ibubulong ko kay Ms. Gina pagdating niya sa kolehiyo ng kanyang panganay. Make them religiously do or have that habit of writing down, following their money. Hanggang pagtanda nila, they will carry that on. Kasi mahirap mag-budget lagi kapag nasa utak lang, lalo na kapag patanda tayo na patanda at marami nang iniisip na mga bagay-bagay. Yung pagbabudget, it provides discipline or it cultivates discipline, following what you have agreed, the limited resources you have, and living within your means. As early as grade school, nakita niyo naman kay Ms. Gina Soler sa mga anak niya or sa anak niya, sa panganay niya, and naramdaman kagad at natutunan yung living within her means. Kaya wag ko kayong matakot, katulad ng na-share sa kanya, make your kids realize, get into a realization na limited ang pera, get to make them feel some form of independence, and also a level of decision making. Maganda na magkaroon ng kumpiyansa ang tao, lalo na maumpisahan sa kabataan, yung kaya nila magdesisyon at yung tamang rasyonal kung bakit umabot sila sa desisyon na yon. So, continue on communicating with your kids. Ako, bago ko nga sila bigyan ng allowance noon,
papakita muna nila sa akin yung listahan. Hindi ko sila papagalitan, hindi ko rin kagad pat on the back. Basta acknowledge and encourage, correct if there are things that needs to be corrected. At lagi ko sinasabi para sa mga kabataan, tatlong S. Kayo bilang magulang, paalala nyo at ipractice nyo rin na yung pera, it is for, yes, spending, but it's also for saving and equally important, for sharing. Save, spend, share, yan ang dahilan kung bakit meron tayong kaperahan. Thank you very much, Miss Gina, at sana ay makita at makasama ko ulit yung bunso, si Sam. Pakikamusta mo ako sa kanila. Salamat din. Okay. Quick break lang po. Magbabalik agad kami makalipas ang ilang paalala. Walang iwanan, mga kaibigan. Isu mo, palaguin mo. Isu mo, palaguin mo. We're back! We're now down to the last part of our program. For a quick recap on today's topic, budgeting. Napaka-fundamental ho ng budgeting. Budgeting is a fundamental exercise na lahat tayo kahit paano ginagawa natin yan. It's a fundamental financial activity. Siyempre nga naman, matanggap ka ng pera, gumagastos ka ng pera, dapat nalalaman natin kung saan natin ginagamit yung pera. Budgeting is another word for planning. Meaning, pinaplano mo, paano mo tutustos yung gastusin mo sa buwan na ito, o sa linggo na ito, o sa taon na ito. Nasa inyong mag-asawa, sa inyong pamilya yan, kung paano nyo ipaplanuhin, i-distribute yung gastusin nyo ayon sa inyong kinikita. Yan ang planning. Tawag din dyan, budgeting. Sinabi natin in the previous episode, money is a family matter. Kaya dapat yung budgeting, kasama kayo sa pamilya. Alam din dapat ng bata ang kaya nyong talagang gastusin. Budgeting is a fundamental activity. Paulit-ulit ko sasabihin yan. Obligasyon natin yan. And ano unang-unang ginagawa natin pa nagbabudget tayo? Tatlo yung fundamental rules dyan eh. Magsiset muna tayo ng limit. Pagkain ganito, gas sa transportasyon ganito, sa kuryente ganito, sa renta ganito, pagbili ng baro ganito, pambayad sa credit card, pambayad sa banko ganito, pambayad sa tuition, kung ano man yung listahan natin na parati natin ginagastos, renta halimbawa, yan, nililista natin yan. In the previous episode, napag-usapan natin yung PICE, Personal Income and Expense Statement. Meron tayong dapat yan. Sinishare din natin dapat sa ating anak yan. I-set the limit. Pag na-set mo yung limit yun, habang ginagastos mo, sinusundan mo naman sa nagpupunta yung pera. I-binudget mo ng halimbawa 1,000, 2,000 sa transportasyon na buwan na to, nagastos mo ba yun? O sumobra? Baka imbes na nag-bus ka o nag-LRT ka, tinamad ka, nag-taxi ka, napamahal ka. Kailangan mo ba mag-taxi o hindi? Dapat sinundan mo yan. Ganon din yung bata. Pag binigyan mo siya ng budget, saan niya ginagastos siyang baon, transportasyon, pagkain, yun lang naman ang gastos ng bata. Dahil yung kanyang damit tayo gumagastos. No? Pero yung proseso, magkano ang limit at susundan natin yun. At saka siyempre yung tamang allocation. Magkano sa ating lahat na kinikita ang para sa pagkain, para sa damit, para sa bahay o renta, para sa transportasyon, may mga porsyento yan. May bahagi yan ng lahat ng kinikita natin. Ganun din sa bata ko. Ano yung allowance niya? Kapat may idea siya, anong bahagi ng allowance niya? Pupunta sa baon, pagkain, sa soft drinks, sa snacks, pagbili ng supplies niya kung kasama sa allowance na yun, yung kanyang kailangan na sa eskwela, kung ano man yung pinag-usapan niyo kasama sa allowance niya, sinusundan niyo rin yun. Some points about budgeting. Tatlong points na dapat matandaan natin. Make sure na ating mga anak, our children, write down. They should write down yung in and out ng money. Susulat dapat nila na para maintindihan nila sa nila ginastos yung pera at nandun parati yung reminder, ito lang ang maximum limit mo, you write down your expenses. Saan binili, kailan, bakit. Importante kasi maging exercise sa bata na naintindihan niya, lumabas ang pera at maalala niya bakit niya ginastos.
meron siyang purpose. Bakit niya nagastos yun? Yung ba dahil napabayaan lang niya o talagang gusto niya? Kailangan alam niya yun at ma-recognize na yun. Tapos tayo naman, mga magulang, i-monitor natin sila regularly. Maganda, weekly. O, ang gastos mo, alaman mo sa mong ginastos. Re-remind natin sa kanila, sinulat mo ba? Anong diferensya sa actual sa plinano mo? And of course, yung panghuli, yung sana visible yung paggastos nila. Yung sinabi ni Mr. Armand, meron tayong tatlong jars. To spend, to save, and to share. Doon nailalagay yung allowance. Visible, nakikita. Kasi pag visual, naiintindihan ng tao kung saan yung dapat na kung tama yung gastos niya compared sa kanyang kinita. So yan, fundamental. Remember, tayo mga magulang, isa namang bagay dyan ay yung practicing what we preach. Hindi pwede tayo salita lang ng salita. Tapos hindi naman natin pala pinapractice. We should practice what we preach. Sa panahon ngayon, usong-uso ang pagkakaroon ng credit card. Karamihan sa mga may credit card, hindi lang isa, kundi dalawa, o minsan nga ay higit pa ang pag-aari nila ng credit card. Pero mga kaibigan, alam ba ninyo na marami rin sa ating mga kababayan na may credit card ang namumblema kasi hindi nila nakokontrol ang paggamit nito. Tuloy, nauuwi sa pagkalubog sa utang ang kinahihinatnan kapag hindi mo namalayan. Kaya kailangan na suriin nating lalo't higit ang mga tamang alituntunin kung bibigyan natin o hahayain magkaroon ng credit card ang ating mga anak. Tama bang bigyan sila ng credit card? Kailan ba sila pwedeng bigyan ito? At paano ba nila dapat gamitin ang credit card kung sakaling mabigyan sila? Tunay ngang napapanahon na naman ang ating paksa, kaya huwag na huwag palalampasin next week. Well, that's all the time we have for now, mga kaibigan. Hanggang sa muli, join us again next week for another edition of Visibilities, ang inyong gabay sa buhay pinansyal. Ako pa rin ang inyong lingkod, Francisco Colaico. Laging nagpapaalala, ang pisong pinaghirapan mo, balaguin mo.